Hi, our guest for this interview is the 2009 Ford Models Supermodel of the World Philippines winner and went on to Sao Paolo, Brazil to represent the Philippines in the Ford Models Supermodel of the World 2010, where she placed first runner-up. From then on, she proceeded to New York and signed up with Ford Models, and there's no turning back. She has done shows and shoots in Europe as well, and she's now crisscrossing America and being one of the BC Asian models nowadays. So please welcome Miss Charlene Chat Almarvez.
Kumusta? How are you, chat? Okay naman po. Kumusta ang buhay model dyan sa Amerika? Amerika, hindi ko na sinabing New York kasi paikot-ikot ka sa Amerika. Ngayon nga nasa Wisconsin ka, di ba? Opo. Ano, kumusta ang buhay dyan? Kumusta ang buhay modelo? Okay naman. Siyempre parang, I don't know, up and down, normal naman yun. Kasi lalo, malayo sa family and pandemic. Pero bumabalik na po sa normal. So yun, kumusta nga ang work during pandemic? Affected ba? Sa tingin mo ba affected talaga yung fashion industry sa Amerika? Fortunately, nung starting ng pandemic during 2020, super busy ko. Ang dami namin home. Despite pandemic, ha? Opo, ang dami namin home shoot. Pinulungan ako ni Manuela, siya photographer ko. Bumili kami ng camera, bumili kami ng backdrop para makapag-shoot kami sa bahay. Ayun, nirequire ng Ford? Nirequire ng Ford na magkaroon ka ng ganon, equipment? Hindi nila nirequire. Yung iba nga phone lang gamit, pero nag-invest talaga kami ni Manuela para magkaroon kami lalo ng clients. Manuela is Manuela Basilio, no? Who is also a model in New York, no? So sila ay magkaka-close doon, magkakasama. Yung mga yan, nakikita ko yung kanilang mga posts sa social media. Talaga isang pamilya sila doon. You know, and I'm happy na ganun ang nangyayari sa inyo, di ba? Nagtutulungan kami. At saka si Manuela may line, ano? Yung jewelry. Opo. Tsaka so, during pandemic, doon din yung naisip mag-tayo ng jewelry line niya. Okay. So, nag-shoot din kami for her jewelry. Nakikita ko. Siyempre, hindi na ako nagtatanong kasi ayoko na kayong guluhin. Alam mo naman ang utang ko, chat. I mean, masaya na ako nakikita yung mga yan. Pero, hindi ko na kayo dinidistorbo kasi ayoko nang makadagdag pa sa mga alam ko malami rin kayong ginagawa dyan eh. Kaya naghahanap na lang ako ng paraan na mahanap yung iyong mga trabaho, tinopost ko sa Facebook. Syempre proud naman ako. For everybody's information, I discovered chat in Laguna way back in 2009. No? 2009. Oh my God, it again. Tagal na, no? 12 years na pala chat. Hindi ako nagka-count. Oo, tsaka 15, ka, 15 ka pa lang noon, di ba? I remember, 15 ka pa lang noon na nakilala kita. High school. Kasi nakita ko talaga ang tangkad, ang haba ng katawan. Teka muna, can we stop the judging? Kasi nag-judge ako ng Santa Cruzan eh, di ba? Sabi ko, can we stop it? I have to talk to this girl. Sabi ko ganun. Kaya ayan, the rest is history. Nandiyan na siya sa New York. Anyway, anong nararamdaman mo ngayon na you are living the dream of a model in not only in New York, kasi di ba nagpupunta ka rin ng Europa para mag-shoot. Minsan fini-feature ka sa Vietnam, sa Thailand. Anong nararamdaman mo ngayon after 12 years you are living the dream of a model there? I think after 12 years, dun ko lang po talaga na-appreciate yung work ko. Kasi nung bata pa ko parang, I don't know, parang very clueless, very, I guess, minsan mas sad ako kasi away from the family. Oo nga, bagets ka pa. It's very hard for me. Oo nga. Parang very close ako sa family, very attached. So parang mas nadadrawn ako sa pagiging sad. Kaya nakakalimutan kong appreciate yung blessings. So now that I'm older, like every blessing, I'm so thankful na tumadating sa akin. Do you remember yung time na before you left for Brazil when you competed in Supermodel, di ba, yung finals? Di ba maghapon tayo nag-usap noon dun sa Tomas Morato, di ba? I told you about that. Na mababago ang buhay mo, maganghanda ka lang. But of course, I cannot expect na maano mo yun dahil bagets ka, di ba? So, yeah. Mahirap din. Kaya lang, siguro that's fate, no, chat, no? It's really fate for you to become a model in New York, no? Opo. Diba? So, sige, yeah. Tuloy-tuloy, go.
Kasi, I don't know, wala naman talaga akong idea about modeling nung bata ako. And very, I don't know, probinsya. Wala din ako nabil ng magazine. Alam niyo ba so, na wala yan? Wala talaga akong idea. Itong si Chat hanggang ngayon, nandun pa rin yung kanyang puntong Laguna. And I am really happy kasi hindi mo kinakalimutan yun despite being in New York for the past 12 years, no? And working with different people. So, nandyan pa rin. Pag nag-uusap kami niyan, nandun pa rin yung kanyang lambing Laguna, yung kanyang salitang Laguna. And I'm natutuwa din ako sa support ng mga magulang mo. No? Talaga napaka-supportive nila. Sobra. Pero feeling ko nga mas, ang weird, parang mas naging strong yung accent to ng Laguna. Yung punto. Huh? Simula nang nag-move ako dito. Talaga, mas lalong tumindi. Oo, parang mas tumapang siya. Ang weird. Hindi, baka na-complement ng American accent, di kaya. Ay, baka. Anong masasabi mo pinakamalaking project mo so far? Ayoko nang tanongin kung magkano yung kinita mo, pero bakit mo nasabing pinakamalaking project mo yun? I think for me, pinakamalaking project ko is pag gumagawa po ako ng mga beauty campaign, yun talaga yung favorite ko. Kasi minsan parang nagtataka din ako kung bakit ako? Sa dami-dami ng modelo, minsan napapaisip ako tapos parang minsan nagiging emotional kasi, kasi kung iisipin mo sa dami-dami ng model, bakit ikaw? Parang, bakit ako? Parang, dun ka parang, oh, I'm so thankful na, I don't know what, kung anong nakita nila sa akin, ganyan. Until pero now? Yun ba rin ang tanong mo? Until now? Oo, syempre. Talaga? Minsan, parang sa dami-dami ng model, pero ako yung napipili. So, alam mo, Chat, I remember, grabe yung mga beauty products mo. Meron kang L'Oreal, meron kang Forever 21, may Dior Backstage, may Shiseido, may Shuemura, Diyos ko. Maybelline, oo. Lahat Becca. Na lang yata, kinuha mo na. Diba? Ito talaga yung dream kong mga jobs about beauty. Ah, yun talaga yung gusto mo. Talaga yung nag-i-enjoy ka tuwing kinukuha ka nila. Opo. Tsaka, mas malaki yung bahay pag beauty. I know. I'm sure. Meron na ba kumuha sa'yo ng sabon or shampoo so far na campaign? Wala pa. Perfume? Wala pa po. For hair, yung L'Oreal po. For L'Oreal, hair color. Worldwide yun eh, di ba? Inilabas yung ano mo, yung L'Oreal mo, yung kahon, di ba? Opo. Oo, kasi may alam ako na sa Middle East, meron. At dito hindi nilalabas yan eh. Kasi Pilipina ka, di ba? Parang hindi nila priority na ilabas sa Pilipinas yun, di ba? Opo. Natutuwa ako, Chat. I mean, deep inside, alam mo naman yan, di ba? Ako ang talagang nakakita sa'yo. Yeah. Kaya nakikita ko yan. Masaya ako, Chat, kung alam mo lang how happy I am. Kaya nga, minsan siguro naiinis na kayo sa akin kung ano-ano nilalagay ko sa social media. Siyempre, proud lang ako, di ba? Opo, hindi. Oo, so hindi naman. Alam ko namang hindi. Kaya lang, baka magtaka kayo si Derek, ang dami nilalagay, baka nakakahiya, di ba? Knowing you, ganyan ka eh. Ganyan ka eh. Hindi ka nga nagpo-post ng sarili mong mga gawa eh. Opo. Diba? Si Mami. Oo, oh, kami yun. Tabi ni Mami mo. Opo. Anyway, personally, Chat, sa personal mo, masaya ka bang sa naging fate mo bilang modelo dyan sa New York? Opo, masaya po talaga ako kasi I don't know, kasi galing nga sa Santa Cruz, sa Laguna, parang never in my wildest dream na makakapunta ako sa iba't ibang bansa. Kasi nung bata ako, gusto ko maging flight stewardess kasi nga may opportunity sila makatravel sa iba't ibang bansa. Ngayon, minamanyi mo na lang. Ngayon, parang overnight lang ako punta ka ng ibang state or... Oh. Opo. So, yan gawa mo. So, ang daming opportunities.
Yung gawa mo dyan sa Wisconsin, 5 araw, ibig sabihin medyo maraming ginagawa. Maraming layouts, maraming, ano ba yan, shoot ba yan, ano ba yan, video? Ano po siya pang e-com, yung website nila? So masasabi mo bang adjusted ka na sa buhay Amerika? Sa paanong paraan at anong gusto mo sa pamumuhay dyan? I think naging adjusted po ako kasi nung nagkaroon ako ng friends, sila Manuela, sila Charo, sila Francis. So it helps a lot po na may true friends kang lagi mong mapupuntahan, makakausap. I think it took me like 5 years. Talaga? Para talagang ma-adapt. Ma-adjust. Oh. Ano ba status mo ngayon? Resident ka na ba? Green card? Ano na bang status mo? Nag-file na po kami ng green card. Okay, good. Pero dahil nga sa kaka-change lang ng government. So, medyo bumagal siya. Aga noon, no? Ganun din ang sistema. Pag-ano. Gawa ng pandemic din po. Kasi... Oo. Eh, nag-Biden pa kayo. So, nagbago, no? So, anyway, ano ang upcoming projects mo? Aside from this, this thing that you're doing in Wisconsin, any other projects that are coming your way? Ngayon po wala. Wala naman pong upcoming projects. Hopefully. I'm always manifesting. pero kumusta naman? Nag-gumawa ka na ba ng show package for New York Fashion Week? Di ba malapit na rin, September, di ba? Opo, for shows, hindi na rin po ako masyadong nag-shows. Lagi din ng mga commercial na lang, mga beauty, mga e-com sa mga ginagawa ko po. Tsaka mas malaki yung kita, no? Kaysa sa ramp, di ba? Opo. Yung pag-shows talaga, wala. Wala siyang buy. Pero maganda siya for young models, for exposure, for clients. Pero kung matagal ka ng model, Parang ayaw mo na. Diba? Lalo pa ngayon, pandemya, di ba? Medyo hirap, di ba? Opo. Kumusta naman ang suporta ng kapwa mo Pilipino dyan sa New York? Maraming kang kaibigan. Aside kay La Manuela, kay La Francis. Kumusta naman ang pahikitungo? Paano naman yung pahikitungo ng ibang modelo sa'yo? Yung mga puti, mga galing Europa, mga Americans, mga ibang Asyana. Kumusta? Mababalit naman po sila. Never na po ako naka-encounter ng away or alam mo yung mga napaparag mo sa TV na parang sobrang dramatic. Wala naman, wala. Wala naman pong ganun. Sobrang bait po ng mga models na nakakatrabaho ko. Even nung bago ka dyan? Opo, even nung bago ako. Wala sila tao o kamoto, hindi ka tinatarayan. Wala. Minsan nga kung sino pa yung mga sikat, sila pa talaga yung very down-to-earth na very friendly. Nakatrabaho mo na yung mga yan, di ba? Sila Shupe, sila Mingsi, di ba? Sila Tao, nakasama mo na sa mga shows, no? And what can you say about the resurgence of Asian models ngayon? Ang dami, daming Chinese lalo na, no? Ano sa tingin mo ang reason kung bakit ang daming Asyana ngayon? I think pinupush na rin po talaga ng mga brands na magkaroon ng diversity. Hindi lang for Asian, also for Black people. Mm-hmm. Which is really good. Lalo, napansin ko po ngayon sa job ko ngayon sa e-com. Marami na rin pong Black na models na nag-work sa kanila. So, magandang sign po yun kasi dahil matagal na siyang issue sa modeling. Yeah. Issue yan, ano yung discrimination, yung paggamit ng mga de color, di ba? Yung Asians, yung Black. So, ngayon sa tingin mo, ano naman, pantay-pantay na ngayon dyan? Opo, pero parang malaki pa po yung dapat i-improve. Ah, talaga? Sa tingin mo, mas malaki pa dapat i-improve, no? Opo, kasi minsan parang dahil uso siya,
yung pagiging diversity sa mga brand. Parang minsan nagiging puso lang siya, hindi talaga siya consistent na diverse. Ah, ganun. Meron pa din, ano? Meron pa ding ano? Opo, meron pa din. Anyway, like, sige, go. Proceed. Like, for example, feeling ko minsan ang nasa isip nila as Asian is just Chinese, like white Asian. So minsan ako, hindi din ako pwedeng maging masyadong tan, masyadong dark. Kasi as Asian, for parang sa isip nila minsan dapat maputi ka lang. Nasa Asian. Client din yun eh, no? Yung, kung yung client yun ang mga hinahanap eh, no? Okay. So, parang dito, ganun din, di ba? Although, kami dito, talagang nag-a-accept na ng diversity. Like, meron kami mga LGBT na mga modelo. Although dyan, alam ko, naglipa na, di ba? Oh, ang dami. Ang okay, ganda. Ah, talaga? Ah, talaga? Anak, may nakatrabaho pa na? May nakatrabaho pa ng ano? Hindi trans. Naman. Wala pa rin ako nakatrabaho. Pero yung mga nakikita ko lang sa mga show, sa mga magazine. Ah, okay. Ang ganda. Chat. Ano ang mensahe mo sa pamilya mo sa ngayon? Ha? Ngayong nandyan ka, malayo, 12 years nang, although pa uwi-uwi ka pa minsan-minsan, recently, dito ka for 3 months, di ba? Itong pandemic. Anong masasabi mo sa lahat ng support na binibigay sa'yo? Tsaka ano masasabi mo sa mga, kasi marami rin mga taga-Lagunang nanonood. So ano masasabi mo sa mga, oo kasi ano yung nagbigay ako ng talk sa mga teachers ng San Pablo. Of course, ipapadala ko sa kanila itong video, no? Itong ano natin. Wednesday ito lalabas sa dito sa Pilipinas. So, August 25. So, mag-e-edit pa ako eh. Maglalagay pa ako ng konting presentation bago itong interview natin. So, anong yung mensahe? Number one, sa family. At number two, sa mga kababayan mo sa Laguna. For my family, super thankful ako dahil super supportive ng family ko talaga. Talagang hindi natakot yung parents ko na isend ako sa Amerika para lang ma-achieve ko yung dreams ko. Kasi sa iba talagang, di ba, parang sobrang higpit. Mm-hmm. Yung mom at daddy ko talaga, sila yung nag-support financially para lang matupad yung dreams ko. Kasi dream din talaga nila na makalabas ako ng ibang bansa kasi alam nila maraming opportunities dito. I'm just so thankful and I love them so much. Si Kursihala, no? Oh. So, mga taga-Laguna, ano ang message mo sa mga taga-Laguna, mga taga-Santa Cruz? Kasi proud sila sa'yo, definitely. Proud sila na narating mo na yan. Sa mga taga kababayan ko sa Santa Cruz, just dream big. I think everyone has its own destiny and future. Always push yourself just to make your dreams come true. Marami chat. Marami akong nakakausap na ina-idolize kanila. So maganda yung message mo to just dream big, no? Tama yon, just dream big. Tapos saan mo nakikita sarili mo? Sabi natin 10 years from now. Today's 2021. So from now till 2031, ano ang mga plano mo? Ano yung saan mo nakikita yung sarili? I guess modeling is not forever. So nag-start na po ako mag-school. Anong course? Aesthetic program. Okay, ano yun? ano ang magiging career? Gusto ko maging gusto ko obsessed po sa skincare, sa skin. So gusto ko magkaroon ng spa, my own facial place. So yun ang ano diyan, yun ang tawag diyan. Okay. Kasi dito walang ganun. Alam mo naman. Facialist, esthetician. Gusto ko maging esthetician. So mag-aano ka din if ever, maglilinis ka. Kasi very in siya sa, I think worldwide, pero sa Amerika talaga, about beauty. Sobrang in.
Oo, nako, yan pa rin po si Charlene Almarvez, ang walang katinag-tinag sa kanyang punto ng Laguna. So, alam niya din siya na kung natutuwa sa... At ba't ka mahihiya? Eh, you know, you have achieved already. Sa interview. You have already achieved not only something for yourself, but for the country as well. We are all proud of you here. Tatandaan mo yan. Thank you, Direk. Alam mo naman, hindi ako magsasawa. Hindi ako magsasawa sa kakasermon sa inyo, di ba? Although ako naman, I don't really meddle with their affairs, no? Yung kanilang ginagawa doon. Basta proud lang ako. I'm a proud mentor here to post anything that na-achieve ninyo. Pero yung personal na buhay, Diyos ko, buhay nyo yan. Ayoko ba alaman yan, di ba? I mean, masaya ako pag masaya kayo, di ba? Yung lang importante, di ba? Thank you. Actually, nag-usap kami ni Joey. Magkasama kami ni Joey 2-3 weeks ago sa bahay nito ni Chinokum. And syempre, napag-usapan ka namin, masaya siya sa mga nangyayari sa'yo, sa mga ginagawa mo. Ang dami mo daw trabaho, you're crisscrossing America. Sabi niya yung masaya daw siya sa inyo ni Charo, sa mga nangyayari sa inyo. Sabi ko, ako Joey, mag-love life man sila, it's their life. Sabi ko, sa maging masaya. Tsaka ano na, tsaka chat, ano na, you deserve to be happy kung sakaling meron man. You deserve it, di ba? Hindi na question yun. Ang usapan lang naman natin, 3 years, di ba, na hindi ka muna mag-boyfriend. Eh ngayon, eh syempre, 12 years na. So it's about yun time. Na. Sumaya naman. Sumaya naman, magpakasaya naman, di ba? I mean, ayoko na magtanong. Ayoko na lang magtanong. Basta buhay ka yan. Alam ko na yan. I mean, wala naman, Derek. Ah, wala ngayon. Wala ngayon. Wala eh. In love ka sa karir mo eh. Alam ko, in love ka sa karir mo eh. Tsaka hindi rin kasi ako masyadong, kasi mahihain ako, di ba? Hindi ako masyadong socialized. Ganun ka pa rin ba? Sociable. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon ba, ganun pa rin, mahihain ka pa rin kahit na nandyan ka na at nakahalubilo ka na napakaraming tao? Ano ba, pag po kasi work, as in iba, ibang, I guess, ibang chat kasi work siya. Pero pag in a social setting, outside work, mahihain pa rin po talaga ako. Talaga, ganun pa rin ano. Well, before I stop the recording, any last message, chat to everyone here in the Philippines? I guess mag-ingat na lang po tayo during pandemic, mga kaahon din po tayo. Ingat pa rin. Nagpa-vaccinate ka na ba? Vaccinated ka na sa New York? Opo, vaccinated. Nakadalawang doses na, dalawa na. Opo. Oh, that's very Opo. Good. Ako rin tapos na rin, dalawa Ayun na rin. Tapos na, nakadalawa na. So, don't just stay put. Huwag ka muna nga alis. Stop ko lang ang recording. Okay. Okay.